The architect. Flip top Ahon 10 day 2. Nandito pa rin TIU Theater Makati Central Square. Pabitong laban na ng gabi. Flip top magigay para sa parating natin laban. Walang sawang pasasalamat sa lahat ng suportang tunay live at online mula 2010 hanggang ngayon, hanggang sa susunod na dekada pa. Tuloy-tuloy lang tayo. Feb 7, 8, 2020, the Flip Top Festival. Abangan nyo yan. Sa karan ko, galing pag Cavite, para sa inyo, mag-iay tayo lahat para ay balakid. Sadya sa matinding kahirapan, laki sa gutom, pagod, alinlangan, kapataang sawa na sa buhay alipin, na manatang ubos lakas na aanihin ang ginhawa, ginhawa. Kaya't nag-umpisa sa bayan at kapaligiran ay nag-obserba, nagpasa, nag-usisa kang mapag-alamang ang kasaganahan raw ay para lang sa palabas. At sa kaliwa naman, galing pang Cagayan de Oro City, para sa inyo, mag-iay tayo lahat para ay Fukuda. Isang laba patungo, tila ba na pag-iwanan? Sa sariwang pag-iisip, paghinga ay may hangganan. Pag-isipan kung kailan hanggang saan ang iyong kinang, kung sa anino ng karamihan, ikaw ay natatabunan. Bawat balak, tinahak, sinabak ang paat, inapak. Pero di pa rin sapat sapagkat siya nang nararapat ang sulat ng buhay, ang pagsukat ng hukay, suntok sa buwan sa pagbuhat ng kamay. Shout out kay Hayward, Boom Dips at saka AD. Nanalo ng coin to si Balakid. Pinili niya mauna. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin. Unang banat, Ahon 10 day 2. Balakid. Ako'y magbabalik. Mas nakamamatay. Parang polio at tigdas. Walang bakuna sa bakunawa, sa kagat ko walang ligtas. Matapang ang dura, makamandag ang bigkas. Mga linya mong pintas, pigtas sa mga bara kong bigwas. I'm just showing you the ropes ng magamit mong kwintas. Nabigla kong hihigitin, parang madali ang pagsintas. Nabigla kong hihigitin, parang madali ang pagsintas. Sige, piglas, piglas. Lagot ka sa lalamunan mo. Gulay ka na lang na matatauhan sa katauhan ko. Ako'y choker na, choker pa. Kamatayan mo, kabiguan ko. Huwag kang mag-alala, awa lang kakalimutan ko. Ba't mafukuda pangalan ng weirdong to? Nung una kala ko hapon, parang itsu mo. Kagayanon lang pala tong mai-injure ko. Uuwi tong dormitoryo, patay ka sa senior mo. Magra-rival kang malarighteous one sa videong to. Mapapahiya ka na lang na aking pabababaing lumpo. Zeus to, Zeus ko, lintek to sa henyo. Limot na eksperto, born sa engkwentro. Malalamon lang sa one-on-one tong Fukuda kay Sendo ng knockout, kaya knockout lang to pag connect ko. Smash to sa right ko, sakto sa left ko. Balikan salitan parang kwento, memento. Balikan salitan parang kwentong memento. Wala nang defense to, hindi na bitento. Umalis ka na sa metro dahil wala ka naman sa tiyempo. Panay-claim lang sa Mindanao, parang presidenteng ama. Ang tanong, yung Mindanao, kine-claim ka ba? Akala mo, pambato, kung makaasta ka, may Mindanao event na bang nag-headline ka na? Anong batas ng Mindanao? Si Dopey yun, tanga! Dopey! 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 Giba! Sa pagkakataon na to, hindi ako magrereklamo kung bakit uprising na naman.
ang pinagtataka ko, ba't nandito pa rin yan? Top 5 na mga top 5 to. Ang proklamasyon, not the best ever. Pero huling season mo na to. Magre-retiro kang di magkakampiyon na parang si Vince Carter. Simula nung bumanggato kay Saddam, nasira ang imahe sa argumento. Simula nung napuno ng flow ang dam, itong balakid kinapos sa simento. Kaya gumuho, bumagsak, nahirapang makarecover. Banu ka na kung maglaro. Ganap ka ng game changer. Marami kang napag-iwanan na datihan. Pero pagiging future, di na panindigan. Pumapangita ang laro. Di nyo ba napagmasdan? Itong activist naging left behind tuluyang napag-iwanan. Pati mga mid-tier sinisita niyan. Sa di malamang dahilan. Ngayon wala ka ng mid-tier na mababagsakan, ground zero. Balakid na walang hagdan. Pumapangit na ang imahing balakid. Bad shape kumbaga. Magiging good shape ka lang pag nasa kabaong ka na. Isang mapagmataas. Isang mapagmataas. Pag tinapat sa mga ultimong pangalan, tinatawag niyang parusa. Gustong makaharap ang batas. Wala ka rin salitang mailalabas sa batas, tila tumiwalag na aktivista. Kailangan mo pang mabody bag para tayo'y mag-battle rap. Yang palusot mo'y ampaw. Kinailangan ko pang humarap sa may sayad para harapin tong mas konti ang binibitaw. Anong karapatan mong mamili ng kalaban kung performance mo di mo maayos ng husto? Bonjing ka nga, nagiging iyakin pag di nakukuha ang gusto. Wala na sigurong gatas na pinapainom si Anigma kay Bonjing. Kaya yung sustansya, nawawala na. Hindi siguro dumaan sa breastfeeding. Ganyan ang resulta pag puro formula pinapagana. Formula, laking bona pala si Kid. Batang may laban. Present palagi sa mga daanan kasi napabayaan ng mga magulang. Bano, bano, bano ka na ngayon. Yan ang dapat mong tanggapin. Tanggap ka ng tanggap ng laban, pero ang obligasyon, di mo kayang tanggapin. Ganyan ba tinuturo sa UP? Aba naman nakakaputa. Huwag kang pumasok sa ganitong klase kung di mo naman kayang gawin ang iyong asignatura. Isang intro boy, pero wala nang sinabi. Magaling lang nung una. Parang pakikibaka niya, rally lang ng rally, wala namang resultang napapakita. Bakit? Ano na bang resulta sa pagre-reklamo mo, ha? Gusto mo rin bang magkaroon ng sariling CR ang mga bonjing? Tangina balakid. O balakid, may kanya-kanya tayong pananaw. Bawat Pinoy sa pagbabago ay uhaw. Pero wala ka rin magagawa. Kahit pa anong sigaw, tandaan mong ang balakid ay balakid lang. Hinding-hindi ang gagalaw. Panay generic this na naman sa aking pagka makabayan. Sa dami kong ipinaglaban, wala kang mapangalanan. Panay paratang lang naman tung wala pang napatunayan. Anong ambag mong kahusayan? Sulat pang kinder? Mga ideyang mas kalat pa sa nasalanta ng twister? Mga letrang mas kalat pa sa mga nasalanta ng twister? Oh, shit. Anong ambag? Anong kahusayan? Anong ambag mong kahusayan? Mga sulat pang kinder? Mga ideyang mas kalat pa sa nasalanta ng twister? Yung stilo mo, minash up ng fucked up na mixer. Kinulang sa krega, sumobra sa stifler. Pang-chickser ang Intel, tas Hitler depiction. Marupok ang mga bara, matigas lang yung diction. Imelda ang tema ng Fukuda condition. Hanggang ngayon walang bars, puro lang conviction.
Kung mismong mga titik ang titik-tikan, maiintindihang walang ititindihan hanggang lisik at litid lang init na yan. Parang plumang natuyo na, pinilit na lang, malabo ang sulat, dinidiinan. Kung mag-rap to, Rambo, mukha lang tanga. Full battle gear ang kargadang dala. Pag lift ng machine gun, game over ka na. Galit na galit pag kalabit, water gun pala. Malakas lang ang sigaw, rap battler ka na. Paulit-ulit ang bitaw, magbarker ka na lang. One-dimensional, material, walang volume. Rap mo, mere volume. Rap ko, speaks volumes. Sakit ka lang sa tenga, ako abot damdamin. Lampas na sa paangasan ang mga habol kong hangarin. Sigaw mo pang utak hangin, sigaw ko pang pugad lawin. Pulit! Pansinin natin estilo ni Balakid sa battle. Ganito yan. Ako ang nagpalalim. Ako ang nagpalawak. Ako ang lumikha. Ako ang kumontra-agos. Ako ang nagpasalang. Ako ang nagpasulong. Ako! 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 Tangina, dinaig mo pa si Bata sa kaka ako! Puro ka na lang ako! Ako! Tangina, yung estilo mo basag! Para kang nagsasalsal tapos hinihimas mo sarili mong bayad! Sa ligang to, alam mo ba ang iyong ambag? Ang manumbat ng ambag, yan ang iyong ambag. Kung tunay kang alamat, di mo na kailangan pang isiwalat. Kaya nga, witness, greatness, hayaan mo yung mga tao ang mamulat. Nasa battle rap tayo, pero 80% ang sinusulat tungkol sa sarili niya, panigurado. Puro tungkol lang pala yan sa sarili mo, dun ka magsulat kay Ate Charo. Alam mo, ginawa mo lang sasakyan sa race track yung sarili mo kasi sa bawat rounds mo may Balakid na nakasentro. Advance ka lang noon. Kaya namang ha ang mga inosente. Sumasalamin sa'yo ang panahon pero malabo ang vision kasi yung salamin mo walang lente. Pansin nyo ba? Yung salamin niya, bihira na lang niyang ginagamit. Kasi yung salamin niya, refleksyon niya sa liga, pilit na lang niyang pinapasabit. Galit to sa mga banyaga. Kung makaasta, kala mo kung sino? Nagpapaka-Pilipinong Makata. Pero estilo mo, nabisto. Di ba kopya lang din yung karakter mo dito? Kasi yung kargada mo, parang flip-top. Yung konsepto mo, nang galing din sa negro. Oh, Arik, dininay mo pa. Ngayon mo sabing original yung estilo mo. As in, tado na to bumarel. Eh yung site mo, kinapipaste lang ang URL. Yan ang makabayan. Galit ka sa mga dayuhan. Pero namulat ka naman sa kanilang napagmulatan. Negrong negro ang galawan. Ngayon alam ko na. History 101 mga negro noon utusan lang sa Amerika. Kaya kung nakaramdam ka ng inequality sa kagrupo mo, huwag kang magtaka na sa panahon na ang uprising ay rising pa lang, pinagtulak ka na nila. Nakitulak na ako nung rising pa lang. Umangkas lang kayo nung up na. Di ba ganyan ang yung tono? Eh naging terror lang ang yung ritmo nung napakinggan mo yung kampo. Oh, kinuha mo ang formula ng kampo. Kaya ka nakilala. Ginawa mong training grounds ang kampo, kaya lumitaw ka sa mapa! Kaya itong baboy, bigla ang umangat. Baboy na may sulog na balat. Pero lingid sa iyong kaalaman, niluto ka ng kampo sapagkat saktong litsyon ka sa mga tao, kaya malutong kang kinagat. Pero pag nasobraan sa litsyon, nakakaumay na kung iisipin. Na high blood na ang mga tao sa handa mo, kaya iniiwasan ka ng kainin. Panigurado, nagtataka ka kung ba't kinumpara kita sa baboy na agresibo. Swakto sa pinaglalaban mo mismo. Ngayon binababoy kita sa iyong pagtatrabaho na parang manggagawang Pilipino.
Banat lang yung pangalan. Sabi niya, galing daw sa negro ang konsepto ng flip-top. Gago, sa mga negro, galing ang buong hip-hop. Siya raw ang uprising killer. Hayop sa branding. Paborito ka lang naming kalabanin pag sparring. Yung estilo mo at skills mo, consistent ang landing. Kaya saktong praktisan, saktong pang stand-in. Kaya mong manalo at sumapaw sa standing, pero malabo kang umabot sa rurok ng ranking. Mga tulad mo, walang karapatan sa kategorya ko. Mga sulat mo, mas kulang-kulang pa sa memorya ko. Kaya tapos na to. Mas kulang-kulang pa sa memorya ko. Tapos na to. Tamang lakas para maging brusko kami. Tamang wak para ma-insulto kami. Husu kami. Huyo kapre. Sa hatol na kasaysayan, walang may pake. Kung ako walang masabi, ito walang sinatsat. Wala nang ang sinabi, wala pang binatbat. Dapat sa'yo, binabat, binibitin pati warek. Ipunin ang dugo sa ulo at hatawin pabalik. Basag ang bungo, parang nyog na minaso. Wasak ang muka, parang obrang Picasso. Tanggap ko, kung wala na ako sa top 5 nyo, babalik rin ako sa top 5 ng mga top 5 nyo. Practice makes perfect. Kaya sabi niya, gagawin niya akong praktisan. Kailangan pa daw niya ng isang laban para humarap sa mga malalaking pangalan. Pwes ako ngayon nasa iyong harapan, nandito pa't dumayo. Pero ang kalalabasan, magmumukhang Gilbert Bulawan to, mamamatay ka sa iyong pag-e-ensayo. Lakas ng loob mong makapractice, di ka nga makapractice sa mga berso mo noon. Umaasang may tira pa rin kahit walang practice. Sino ka, Allen Iverson? Gustong mag-comeback na dating classic. Allen Jordan, walang ganon. Di lahat ng comeback nagiging classic. Michael Jordan sa Washington. Buti pa yung dating sak maestro nagbalik na. Ikaw naman lumalayo. Ang dating laging flat A naging AF sa maestro nagtatago. Nangako, nababawi sa isa buhay. Biglang napahiya. Nag-choke sa isa buhay. Patunay na wala kang isang salita. Panayhamon pa ng mga kagrupo niya. Para ano? Para angat ka sa listahan. Hamunin mo ng battle si APOC para maging sign language yung laban. Patay na din na makapagsalita. Kaya naman pala death architect. Ito naman balakid. Pinagbubuntungan ng galit na parang pader pag sinigawan walang imek. Ang B sa balakid ay bulok. Demolisyon to sa pader. Bawat anggulo sabog. Mawawalan ng simbolo, 15 mo na panalo. 15 tingga sa katawan to dederecho, kay letrang B ito bibingo. Taas baba na pagratrat, hindi mapipigilan tamang bingo na sa letrang B. Hanggang 15 lang ang pagbilang. Katawan sabog-sabog, wasak pati sintido, ang bala ni Kid di napuputok kasi nga may harang sa pagkalabit nitong gatilyo. O di ka na marunong kumalabit. Ang pustahan ng mga tao hindi na sa'yo tutok. Pinagpupustahan na lang nila kung anong round ka magchuchok. Pero gawin nating may laban. Itong walang kalaban-laban.
time machine barrier, ibabalik ko yung oras na bumabalakid sa nakaraan upang bumalik na kung ano ka ba talaga, upang yung dating parang tanga lang kasi nga tao lang magkaroon ng halaga. Balakid sa balakid, ako ang balakid sa iyong pagkatumba. Ako ang balakid sa tuhod mong nangangatog na. Ako ang balakid na pwede mong tapakan para sa entablado muli kang makasampa. O balakid, ako ang magiging balakid sa pagriritiro mo, balakid, para yung dating balakid mapanood lang ulit nila. Pero sa kabila ng lahat, mararamdaman mo pa rin yung sakit. Welcome to Battle Rap! Kailangan kitang patayin para mabuhay ka lang ulit! Yeah. Ikaw ang panlima na uprising na aking itutumba! Anigma! Sa susunod, pag sunod-sunuran mo na naman ang isusunod mo, talagang isusunod na rin kita! Day 2, Balakid vs. Fukuda. Mag-iayos mga beses para sa kanilang pareho. Boto ng Urado, 5-0. Magigay para kay Fukuda. Laking shoutout kay Allen. Idol ko to. Walang ano. First round, malinaw ang balakid. Sobrang ganda ng ano niya, hampas niya. Bawat punchlines tumatatak talaga. Second round, medyo pausap yun. So, wala eh. Umusan talaga ng performance ni Fukuda yung ginagawa niya ni balakid. So, second round ko balakid. Ay, sa kay Fukuda. Sa third round naman, yun lang. Lumayo na talaga. So, 2-1 Fukuda. Naralig na sa Supreme Run. Binoto ko si Fukuda. Round 1, binigay ko kay Fukuda. Para sa akin, mas matindi yung bars ni Allen. Pero para sa akin, si Fukuda mas may bars pero mas direct yung tira niya. So sa round 2, even though para sa akin may stutter o medyo nalimutan ni Allen, para sa akin, mas binigay ko kay Allen yung round 2 sa kanya. Kasi mas direct na rin siya sa ganun. Then mas malakas talaga yung bars niya. Then sa round 3, doon ako nag-decide, binigay ko kay Fukuda sa sobrang linis ng performance tapos bigat ng mga yun. Fuck! Yo, pistolero. Binoto ko si Fukuda. Round 1, binigay ko yung kay Balakid. Round 2, yung round 2 nila sa akin, para sa akin, medyo tabla pa yon din. Kasi, hindi ko alam kung masyadong maikli yung rounds ni Balakid o masyadong mahaba yung kay Fukuda, pero kung sasuntok lang dun sa span na sinunod ko kasi kay Balakid, so pakaramdam ko mas sumunod siya sa oras. Sinunod ko yung bilang ng suntok, parang pantay din naman. Tapos yung round 3, ayun yung parang nakita kong edge nung laban na yun. So parang kung bibilangan mo per round, parang tabla sila, pero masyadong malaki yung edge nung round 3 ni Fuchs. So ayun, binigay ko yung boto kay Fuchs. Yun, binoto ko si Fuda. Round 1 binigay ko sa kanya. Lumamang siya ng konti doon sa sagutan na yun. Yung round 2 naman binigay ko kay Sir Allen. Kasi mas natripan ko yung mga sulat niya. Sa round 3 makikita naman natin malinis na malinis yun. Kay Fukuda at saka pray for Arik. Yon, Sorenyo. Binoto ko si Fukuda. Round 1 binigay ko kay Fukuda kasi agresibo yung approach niya. Atas medyo malumanay pa lang si Balakid. Pero sa round 2, binoto ko si Balakid kasi di ko alam kung mahaba yung sulat ni Fukuda pero yung mga suntok ni Fukuda halos bandang dulo ko na ano. Kung babawas mo yun sa overtime na para sa akin kay Balakid yung round 2. Sayang lang kasi parang tumalon si Balakid para lang maibalik niya yung round 3 niya. Pero malakas din sana yung round 3 niya. Siguro ano, nadarama ko naman si Balakid, dara na rin ng responsibilidad siguro kaya hindi masyadong pulido yung ano. Pero saludo pa rin kay Balakid, isa sa mga tinitingala ko yan dati. Hanggang ngayon pa rin yan, isa sa mga pundasyon dito. Ayan. Fukuda.